Alam naman natin na ang bansang China ay kabilang sa isa sa may pinakamalakas na pwersa ng militar sa buong mundo. Bukod sa lakas ng China sa usaping militar, napakayaman at ganda ng ekonomiya nito. Alam ng mga karatig bansa ng China ang katanyagan nito bilang mapagmanipulang bansa o bully pagdating sa mga teritoryo. Isa sa mga naging biktima nito ang ating bansa, ang Pilipinas, na patuloy inaabuso at pinanghihimasukan ang ating teritoryo. Sa kabila ng mas nakakaangat na pwersa at dami ng sundalo, bakit parang hindi kayang lusubin o sakupin ng China ang Pilipinas? Kapag sinabing China, ano nga ba ang unang pumapasok sa isip ninyo? Bukod sa kumakain sila ng mga exotic animals hanggang sa mga produktong made in China na iba'y madaling masira, pag-aagaw ng teritoryo at ang Great Wall na pagkahaba-haba. Kasama ang Pilipinas sa mga biktima ng China sa pag-aagaw ng teritoryo katulad ng Indonesia, Malaysia, Brunei, Vietnam at Taiwan sa Southeast Asia pa lamang. Hindi pa kasama ang mga bansang nakapalibot dito na mga ilog at dagat lamang ang pagitan. Mga kawamazing, ating alamin kung bakit hindi pwedeng lusubi ng China ang Pilipinas. Number 3, mga bansang kaalyado ng Pilipinas. Ang mga kaalyansa ng Pilipinas ay isa sa mga dahilan kung bakit hindi nilulusob ng China ang ating bansa. Kung magsisimula ang China ng pag-atake sa Pilipinas, magsisilbi itong senyales para sa mga kasapi ng United Nations na kumilos upang protektahan ang Pilipinas na isang kasapi rin ng samahan. Hindi madali para sa China na kalabanin ang malalaking bansa katulad ng United Kingdom, Australia, India at Estados Unidos. May mga katanungan din kung tutulong ba ang Russia at Iran sa China na kanilang malalapit na kakampi. Pero hindi pa rin nangangahulugang agad silang mangingialam sa laban. Ang Russia at Iran ay miyembro din ng United Nations. At ang pagtangkilik sa isang bansang nagsimula ng digmaan ay paglabag sa kasunduan ng United Nations. Hindi ito praktikal na desisyon para sa kanila dahil wala silang makukuhang benepisyo kung lalaban sila kasama ng China at masisira lamang ang kanilang relasyon sa iba't ibang mga bansa. Bukod sa mga bansang nabanggit, ang Japan ay maaari ding tumulong dahil may magandang relasyon ito sa Pilipinas at hindi magandang ugnayan sa China. Makakaasa tayo sa suporta ng Japan dahil sa mga ginawa ng China dito, kasama rin ang Estados Unidos sa mga sumusuporta sa ating bansa, na kilala bilang isa sa pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Usapang ekonomiya man o military. Ang Amerika ay may malalakas na pwersa na siyang kinatatakutan ng China. Sila ay nagpahayag ng suporta sa Pilipinas ukol sa isyu ng West Philippine Sea. Tinatayang tutulong ang Amerika sa modernisasyon ng kakayahan ng Pilipinas sa depensa at sa pagtutulungan ng mga Pilipino at Amerikano. Kaya naman, umaasa ang Pilipinas sa mapayapang kinabukasan sa tulong ng matatag na pagkakaibigan at alyansa ng dalawang bansa. Number 2, kahinaan ng China. Ang pangalawa ay kahinaan ng kanilang militar. Isa sa mga rason kung bakit hindi tayo sinasakop ng China ay dahil sa kahinaan ng kanilang militar. May mga opinyon na hindi magtatagal ang China sa malawakang digmaan dahil sa kanilang mga limitasyon sa pwersa at mga kahandaan. Maraming video sa YouTube na nagpapakita ng mga makabago at malalakas na armas ng China na tila ba napakalakas ng pwersa nila. Ngunit sa kabila ng mga armas at teknolohiyang ito, may mga pag-aalinlangan pa rin sa lakas ng kanilang mga sundalo. Maraming nagsasabi na ang mga sundalo ng China ay hindi ganoon kalakas o kasigla kung ikukumpara sa mga sundalo ng mga ibang bansa. Sa kabila ng modernisasyon, tila kulang sila sa karanasan at aktwal na labanan, isang isyu na hindi pinag-uusapan ng China, at mas binibigyang halaga ang pagpapalakas ng kanilang mga armas. Mas pinagtutuunan ng pansin ng pamahalaan ng China ang modernisasyon ng kanilang militar at teknolohiya kaysa sa pagpapalakas ng kanilang mga sundalo. May mga insidente din na nagpapakita ng kahinaan at kakulangan ng kanilang mga sundalo sa totoong labanan. Halimbawa nito, ang Battle of Yultong, kung saan pinabagsak ng 1,000 lamang ng mga sundalong Pilipino ang nasa 40,000 sundalo ng China. Ito ay nagpapakita
ng malaking agwat sa karanasan at kakayahan sa mga sundalo ng Pilipinas kumpara sa mga sundalo ng China. Sa ganitong sitwasyon, ang mga bansang may highly trained special operations group tulad ng US Navy SEAL at mga aerial special service ay maaaring maging malaking problema sa China kapag nagkaharap-harap sila. Hindi na kailangang sakupin ng China ang Pilipinas. Ikauna at pangatlong huling dahilan kung bakit hindi nilulusob ng China ang Pilipinas ay dahil hindi na nila kailangan talaga. Makikita na natin sa mga unang dahilan na walang katuturan kung aatakihin nila ang Pilipinas dahil sa alyansang meron ang Pilipinas sa ibang bansa. Kung isa kang bansang sa agawan ng teritoryo ay talo na sa korte at ikaw pa ang may lakas ng loob na magsimula ng giyera, siguradong magiging kalaban ka ng iba't ibang bansa sa buong mundo. Bukod sa gagastos sila ng malaki sa digmaan, nangangailangan din ito ng matinding effort kahit alam na nilang hindi pa nag-uumpisa ang giyera ay tiyak na ang kanilang pagkatalo. Bakit pa nga ba sila maghahanap ng digmaan kung nakukuha naman nila ang kanilang mga gusto kahit walang giyerang nagaganap? Nakakapagpatayo sila ng mga facilities sa mismong teritoryo natin, nakakagawa ng mga artificial islands at may base militar pa. Sinong mag-aakala na naitayo nila ito nang walang tumututol at patuloy pa rin nilang nagagawa hanggang sa kasalukuyan? Subalit bakit nga ba hindi nakikialam ang ibang mga bansa? Ito ay dahil wala rin namang ginawang hakbang noon ang sarili nating gobyerno. Iniisip nilang ayos lang ito sa ating gobyerno, kaya walang aksyon ng ibang bansa. At dahil hindi tayo kumikibo, tuloy-tuloy lang ang bansang China sa pagpapatayo ng kung ano-anong istruktura ng bansang China sa bahaging teritoryong nasasakupan natin. Ang maaari lamang siguro nating gawin sa ngayon ay mangalap ng mga ebidensya laban sa China, sa mga ginagawa nila sa ating teritoryo at sa ating mga mangingisda. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pambubuli at pagkamkam ng China sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Lagi nating alalahanin na hindi lang ang bansang malalakas ang ating kakampi. Taimtim na pagdarasal sa Diyos ang higit at mas matibay nating sandata dahil siya ang pinakamalakas nating kakampi.